Good morning po mga kasimple. Nandito na naman po tayo. Ang ituturo ko po sa inyo mga kasimple, no, kung paano po magpintura ng bubong. Lalo na po ngayon mga tag-ulan na po mga kasimple, no, ay kailangan po natin na magpintura ng ating mga bubong para hindi po ito masira, no. Lalo na yung mga kinakalawang na kailangan po natin itong mapinturahan at kailangan po natin itong ma-maintain para hindi po ito kainin ng kalawang at wala pong tutulo. Kasi uras po na may tumulo sa inyong bubong, hindi lang po yung bubong nyo ang masisira, pati po yung inyong mga kisame. Kaya panuurin nyo po yung tamang proseso kung paano mag-repaint ng bubong, no. Maraming klase yung design ng bubong. Yung isa po yung solar type. Yung solar type po, yun po yung parang flat. At yung isa po yung E-type, yun po yung medyo slope. Slope po siya masyado, no. Kaya kailangan natin ng tungtungan o scaffolding. Panuurin nyo po ito kung paano po namin pininturahan yung sobrang slope na bubong na amin pong pinipinturahan. Pakilike and subscribe po ang ating YouTube channel mga kasimple para ma-update po kayo sa lahat ng video pa na ating ilalabas dito at panuurin nyo ito. Kagandahan itong power spray mga kasimple, tipid siya. Tipid sa tubig, isang timba lang, matagal nang gamitin. Yan mga kasimple, no, ginamitan natin siya ng power spray para maalis yung mga dumi. Saka natin siya primeran pag natuyo yung tubig. Yan po. Ang kagandahan po mga kasimple na gagamitan natin ng power spray para tumalsik yung mga luma ng pintura saka yung kalawang. No? Makikita natin, no, talagang naalis niya yung mga dumi na kumapit saka yung kalawang. Yan na po mga kasimple yung tinimpla natin na epoxy primer. Yan. Pinakamaganda pong gamitin yung mga kasimple brush talaga kasi hindi po pwede yan yung roller kasi po yung tawag nito itong butas-butas niya na ganito hindi pwedeng i-roller mo. Pwede rin yung spray mga kasimple, no, ang gamitin nyo mas mabilis siya. Kuraw. Ito yung discarte na ginawa natin mga kasimple, no, yung hagdan tinalian namin sa dulo niya saka itinali namin sa puno ng kahoy para hindi siya madudulas sa kabilang banger. Yan yung mga technique na gagawin natin para mas mapabilis yung trabaho saka safety siya. Hoy. Hoy, dapalitan na. Power one na lang ata, yari sa amin ata. Pwede pa nang kabay kanin tan may yari pwede pa. Pat na naman sa kabila yung scaffolding. Hoy. Wala. Kasi may bagyo mga kasimple. Kaya rinarush natin to. Sana matapos. Kaya abutin kami dito hanggang alauna ng gabi. Meron kaming spotlight na dalawa na inihanda. Kaya hanggang mamayang gabi tayo dito mga kasimple, no. Hello, hello. Ito mga kasimple, overtime kami kasi mas magandang magtrabaho pag gabi kasi hindi siya mainit. Mas malamig. Mas malamig. No? Kasi pag umaga po mga kasimple, yung araw po times 2 yung init niya kasi yung reflect ng yero. Yan o.
Yan yung yung cameraman. Tungkol kuntam. Liman, tungkol mo man. Yeah, ito yung din yung degiji ko. Yeah, yeah, na ya, ya dati ko na. Oh, tignan niyo ang pagpipinturan mabilis at madali. Yan. Yan po mga ito yung pinaka the best na pagtrabaho pagbubong mga kasimple kasi hindi siya mainit malamok malamig siya mga kasimple no? Pugi hayop ka talaga ang ganda mong lalaki. Yan. Mababa lang 'to mga kasimple no. Mga 25. Medyo sip siya kasi itong linagay natin na tubo. Yan. Mayroon silang hawakan at pagbatayan. Tapos mayroon pang hagdan no. Mga simple oh. May hagdan pa. Tignan natin yung pagpapahid ni Pugi. Yan. Pagkita mo't ayay no isaw-saw mo. Yan. Medyo ang gusto yung merienda kape coke coke pututan na kami iso coke the primer ginaw jay jay baba adupay ang trabaho ko dito mga kasimple ako yung taga timpla ng pintura at saka taga bigay yun. Yung isa doon, siya yung tagahawak ng ilaw. Linilipat-lipat niya. Street light. Oh, napinis ko lahat dito sa bayan sa kanya. Pinagkagawa mo. Bahala na kayong sa kanya. Yung taga dito sa babayan, pagdating niyo may sagad yan, wala na kayong tatakbuhan. Lolo ko po rito dyan yun. Kuretang. Kuretang ito na kahit at tatapos ko. Ito yung katibayan ko. Ano yan? May buka ng katibayan na walang pa. Wala na akong primer. Nakatali yung... Buka ng katibayan ko. Hindi, wag salig. Wala na akong primer. Ubus na. Yan ang magpa... Nandun sa baba yung isa. Si Kwan, bagulang. Ay si Gusting. Lagyan mo daw yung pintura ni Kwan. Ni Kuarog. Napinis na ako, natapos na ako. Kuarog. Kuarog. Kita niyo ni Kwan ay mang pikpik ni Vincent. Huwag kang iiyak. Patapos na po tayo mga kasimple no. Ang mas magandang gawin nyo mga kasimple yung pagpipintura nyo ng bubong ay dalawang beses nyo siyang patungan para mas tumagal po siya, abot po siya ng mga 7 years. Basta maganda po yung preparation na gagawin nyo no. Saka pag bago nyo pinturan mga kasimple, lahat po ng mga pako o mga tornilyo ay lagyan nyo na rin po ng Vulcasil para siguradong wala na pong tutulo sa inyong mga bubong. Kasi pag natatapakan po yan ng mga nagpipintura, eh matitrigger po siya baka magkaroon po ng butas. Kaya bago natin siya pinturan ay dapat lagyan na ng Vulcasil.
Saka yung primer na gagamitin natin, yun yung pinaka-importante, dapat ay matibay. Kagaya ng mga epoxy primer, yan, maganda po yan na gamitin na primer. Pwede rin po yung red oxide, basta maganda po yung pagkakatimpla, ay hindi po siya masyadong malabnaw. No? Linagyan po natin siya mga kasimple, linagyan po namin ng scaffolding dahil nga po masyadong direct, delikado. Kaya kailangan ng scaffolding, hindi po kagaya ng mga box type na bubong, eh pwede kang tumakbo dahil pa, tawag nito, patag yung bubong niya. Hindi kagaya yung mga ganitong bubong, E-type. Talagang sobrang slope. Yan o. Sasara ko dito, hindi. As inumpisan namin ito mga kasimple, no, maagang maaga habang hindi pa mainit. Kung napas, kailangan maaga dahil nga po para makita natin yung kung natatamaan natin yung pinipinturan natin, kasi iba pa rin yung trabaho sa umaga at trabaho sa gabi. Trabaho sa gabi. Yung trabaho sa gabi madaling mag-shoot, pero yung sa araw medyo nakakahiya. Yan si Kuya Rick. Mga ilang taon ka na Kuya Rick? Nasa 53 years old, batang bata. 53 years old, pero oh, tignan mo, maliksing maliksi pa rin. Oh. Batang isip. Batang-batang isip. Ang pangalan po ng kulay na ganito, mga kasimple, ay Spanish Red. Wala, wala akong dinala dito sa one. Yan po yung karaniwan kasi na pintura sa mga bubong. Spanish Red, Baguio Green, Laguna White, Summer Beige. Yung mga yan, yung mga kulay na yan, yung karaniwan mong mabibili na available na pintura sa mga bubong. Excuse you, excuse me. Ayan, bababa na tayo mga simple, no? Dahil patapos na. Ganyan lang po yung mga gawin nyo mga kasimple, no? Paki-like and subscribe ang ating YouTube channel para ma-update po kayo sa lahat ng mga video pa na ating ilalabas. Ay paki-click na rin po ang notification bell. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.